Ngayong panahon ng online shopping, add to cart agad-agad. Nako, pero paano kung ay binebenta online, bata? Yan po ang modus ng inarestong babae sa Tagum, Davao del Norte na ibinenta raw online ang kanyang sariling anak. Ano kaya ang kakaharapin niyang pananagutan sa batas? Pag-usapan po natin yan kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney Gabby, good morning. Gandang umaga din sa iyo, Ivan. Attorney, ibang klaseng shopping to, ha? Oo, nakakagalit. Ano bang pwedeng ikaso dito sa nanay na nagbebenta ng sarili niyang anak at ano bang kaukulang parusa nito? Well, ito ay actually child trafficking ito, no? At ito ay pinaparusahan sa ilalim ng Republic Act 7610 o ang child abuse law. At ano ba itong child trafficking? Simply put, sa ilalim ng batas na to, ito ay ang act of buying or selling a child. At ang penalty ay reclusion temporal hanggang reclusion perpetua. At kung ang biktima ay less than 12 years old, lalo na kung ito nga yung mga infant na pinapa-add to cart, no? Reclusion perpetua ang required na ipataw na penalty sa ilalim ng batas. But that being said, yung trafficking hindi yung lamang limited sa mga bata. Sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act, ng RA 9208, actually ito yung pangangalakal na ng tao in general. So, meron, dahil sa panloloko, pamimilit, o dala ng tinding pangangailangan, maraming tao ang nare-recruit, pinapangakuan ng magandang sweldo, magandang trabaho, kaya pala a forced slavery, pambayad ng utang, or sa prostitution. At ito ngang child trafficking, kasama pa rin dito, kuminsan for organ donations, no? So lahat ito ay trafficking, lahat ng pangangalakal nga ng tao, including infants, ito po ay bawal sa batas at napaka-severe ng penalty na pinapataw ng batas natin. Attorney, kung ang isang magulang, yung siya mismong nagbenta sa anak niya, mawawala na ba siya automatic ng karapatan sa kanyang anak dahil sa kanyang ginawa? Well, I would think so, no? Isang bata na biktima ng child trafficking sa ilalim ng batas, kukunin ka agad yan ng DSWD for protective custody. And of course, sa ilalim ng batas natin, in the best interest of the child, pag yung continued na pagkupkop, or kung mananatili ang bata sa kanyang magulang, kung ito ay hindi sa kanyang best interest, talagang maaaring mawala ng parental authority ang mga magulang, which includes the right to have custody of the children. And of course, kung makonvict ang nanay, sabi nga natin, hanggang reclusion perpetua ang penalty, kung siya ay talagang mahatulan ng guilty, ito talaga ay ground for deprivation of parental authority. Kasi ang isang kasamang penalty pag reclusion perpetua halimbawa ay civil interdiction. Ibig sabihin, marami kang karapatan na nawawala. Nawawalan ka ng karapatan to do many things under the law. At ito nga isang ground para mawalan ng parental custody ang isang magulang. Tapos itong for sale post na ito, attorney, dahil online, madalas syempre public din yung post. Pasok kaya dito yung citizen arrest? Paano kung nabura na halimbawa ng uploader yung post? Pwede ba niyang i-deny na ginawa niya yon? Sapat ba yung ebidensya ng mga nakakita na netizen? Sinabi nila, oy, nakita ko yung post mo. Oo nga, pero mahirap yun, no? Of course, unang-una, the best evidence will be yung isang screenshot, di ba? Isang picture nung post bago maibura sana. Of course, maaaring gamitin na ebidensya yung testimonya ng mga nakakita ng post na ito. Pero parang na-imagine ko na upon cross-examination. Sasabihin ng abogado, na-memorize mo ba kung ano yung nakalagay dun sa post na yun? I-describe mo? Kasi baka sabihin, ay, nag-upload lamang ng picture ng kanyang bata. It was just a, kumbaga, figurative language lang. Yung kunwari daw, ibebenta kasi ang cute-cute, pero hindi naman talaga. Of course, the best evidence would still be the post itself. As for a citizen's arrest, well, medyo mahirap yan, no? I would like to think na yung citizen's arrest should be limited to cases where nangyayari sa harap mo ang isang krimen, kunwari bag snatching, or pinapatay yung tao at mukhang tatakbo ang salarin. Siguro doon natin pinaka-okay ang citizen's arrest. But then again, kuminsan, gusto nating warningan yung citizen's arrest na yan, baka kayo ang mag-away nung hinuhuli ninyo, or even worse, baka kayo ang masaktan. So if you are looking at a post at ito ay nagbebenta ng isang bata, I think it will save you time and effort, increase the chances of success
nakuna na lang ng screenshot bago ito mabura at saka magpunta sa police para sila ang gumawa ng tamang proseso. And remember, if it's a post online, then ang pinakamagaling dyan ay ang ating PNP cybercrime group na siyang maghahanap kung sino talaga ang nag-post at kung nasaan. And I think that's the best course of action para na rin sa safety ng ating mga mamamayan. Attorney Gabby, maraming maraming salamat. Have a restful weekend. Happy Friday and please keep safe, everyone.